Hello mga kalag, ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Today guys, ayan, dahil na out of stock po kami ng aming beef shawarma, kaya magluluto po ako ng aming product na beef shawarma. Ito po yung aming meat, ayan. 2 kilo at saka 2 grams po ito or 2,200 grams. Marinated na po yan ng dry, powder, at saka liquid ingredients kagabi. Pero may kulang po itong isang ingredients, pero ito na po siya. Ihalo ko ito mamaya sa pagluto namin. Ayan, tapos ito yung pahalo, kamatis, bell pepper. Hindi po ako magluluto ng beef apritada ha, kasi maraming kamatis sa hindi po. Beef shawarma po. Cinnamon stick, cloves, cardamom, star anise siya. Ayan. Wala po akong ginamit na garlic or onion dito kasi sa paggawa ko ng beef shawarma guys, ang dressing ko po ay garlic paste. Ito po yung garlic paste. Ayan. Tapos ito naman yung isa pang ingredients namin. Ayan. Tapos yung nilalagay ko pong gulay, cucumber lang at saka onion. Kaya wala po akong chop na garlic o chop onion para sa pag-isa. Wala. Ayan. Ayan guys, mga gusto mag-order dito sa Malita na Occidental area lang, PM nyo na po kami. Thank you. And once again, good morning! Ayan mga customer, mga kalag. Ayan. Luluto na ako ng beef shawarma. Ayan. And then, yun natin siyang slightly maluto kasi minuto yung iba guys. Kumukulo. Ayan guys, kasi kumulo na lahat. Inanilunod na nalagay na natin yung ating dry at saka powder ingredients. Ayan guys, hindi po yan bitchin guys, ayun kapi spices po yan siya. Ayan, so hulugin naman po natin tsaka takpan. Ayan siya guys, hulugin na lang natin, kakalambutin na lang natin hanggang sa mabawasan yung sabaw, medyo saucy na siya. And guys, mga customer dyan, baka makapunta sa inyo itong mga dry spices na yun guys. Tapos sabihin nyo may kahoy o anong klase yung meat namin. Kaya magkapag-isip ko na madumi yung luto namin. Hindi po, herbs po yan at saka spices. Yan po yung nagpapadagdag sarap ng aming beef shawarma, yung mga kahoy. Hindi po yan nara. Ano po yan, cinnamon stick, star anise at saka cardamom. Guys, panghuli na ito natin ilagay itong ating kamatis at saka itong atsal kasi itong kamatis hindi talaga siya dapat malusaw. Yung bali half-half siya, may part na lusaw at saka may part din siya na medyo yung chewable, yung ganyan. Kaya pag malapit na maluto yung meat, bago natin ito ihalo para makita pa yung kamatis tsaka yung capsicum. Ayan. Ayan, sabaw guys, lalo yung mga spices. Mot na kaayo. So, ato nang ibuta ang atong ubang lamas. Capsicum, kamatis, in. Hanggang sa makaramelize lang siya. Pagkatapos, ukay, talukay. Ayan siya guys. Ayan guys, sa baka pa lang ha. So alam natin mahal yung baka ngayon. So herbs and spices. Ayan na. Alam na.
sa mga magtanong bakit ganyan yung presyo ng beef shawarma namin. Pero as so far, wala pa naman nagtatanong, nobody in question bakit ganyan yung presyo ng aming beef shawarma. Kasi tingnan nyo pa lang guys, ha, ayan. Ayan ito guys, ang ating beef shawarma, ready to serve na yan. Isisimmer na lang natin siya. Kasi mahina lang po. Ayan, kaya takpan at ready to serve.